what? I don't know. Kung marunong ako mag-drawing. I don't think so. But at least nakikita niyo po sa mga screen po ninyo, I tried my best, okay? Ito po ay drawing ko po, no? Ito po ay ginawa ko some 10 years ago nung meron kami mga Bible study. Okay, so proceed. Ito po ay ang mga pangyayaring magaganap. So, I believe that yesterday, sorry, but I just messed up. Sabi ko po, binawi ko yung sinabi ko na 3.5 years, babalik na tayo. No, hindi po pala ganon. Ang totoo po niyan, irarapture tayo ni Jesus, 7 years tayo sa langit. Nire-rewardan tayo. Then, may mangyayari sa lupa. Ang mangyayari po sa lupa, first 3.5 years, tribulation. And then, yung second part, yung 3.5 years na yon, yung susunod na ano, para mabuo ng 7 years, ay yun yung great tribulation. Pasensya po, tao lang po ako na nagkakamali. Pero sa biyaya po naman ng Panginoong Yesus, eto po. At may pre-present ko po sa inyo ng, hinanap ko pa talaga ito kanina lang, ano? Para ma-present ko po na maayos kasi nakatago po itong mga file na ganito kasi napaka-importante po talaga. Lalo na po sa mga nangyayari ngayon. Okay, so ito po yung mga pangyayaring magaganap pero mag-uumpisa tayo doon sa naganap na. Okay, number one, nakikita niyo po sa mga screen ninyo sa taas. Bandang left side ng mga na litrato, no? Okay, si Jesus ay namatay sa krus. Ito po yung 32 AD. 32 AD, he died on the cross, shouted, it is finished. So, dun po nag-umpisa yung tinatawag nating bagong tipan or new covenant. Pasensya na po sa puso ako, maingay. Okay, yung new covenant po nagsimula po nung ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. So, settled po sa katotohanan yan. Okay, number two, ito na po, syempre, nung namatay ang Panginoong Hesukristo, nabuhay na magmuli, bumalik sa langit. Okay? So, ito na po yung tinatawag nating church age. Ito po yon, grace age. Church age. Tandaan po nyo. Number two, tayo po yan. Kasalukuyan. Ito po yung ngayon. All Christians are His church. Okay? Kala ng iba, church age, yung building na sa isip. No. Ang church po tayo. Huwag tayong maniniwala dun sa mga bulaang pastor na nagsasabi na kailangan may isang tatayo lang na pastor. No, tayo po lahat, church. Pantay-pantay ang anointing natin. Ito ang pagkakataon nating ibahagi si Kristo sa mga unbelievers. So, bilang church, sabay-sabay tayong gagawa ng YouTube channel para ipahayag si Kristo. Aminin na po natin, ang pinakamainam na gawin ngayon ay we create our own YouTube channel to bring the message of the gospel of Jesus Christ to the world. Ngayon, kung talagang masipag naman tayong lumakad, tulad ko talaga, no? I have to go to some places para i-present ang gospel ni Jesus Christ. So, tandaan po natin itong box number 2. Ito po yung church age. Nandito po ngayon tayo sa church age. Ito po ang kasalukuyan. Number 3, sa isang iglap, dadagitin ang lahat ng believers. Ito po yung the rapture. Rapturo sa wikang Grego. So ito po siya, rapture. Ibig sabihin, lahat ng mga nagbigay o naglagay ng tiwala sa Panginoong Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay ay dadagitin. Ito yung ang pagdagit sa mga mananampalataya. Kukunin ng Panginoong Jesus ang lahat ng nagsitanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. And what? And guess what, rather? Ito po ang hinihintay natin mangyari anytime right now. So relax na kayo. Kung ma-rapture tayo mamaya, kung kailan, wala po nakaaalam, so huwag tayo magbibigay ng dates sapagkat napakadelikado po noon. Okay? Bonggang-bonggang magbigay ng dates yung iba. Pag pumalpak, papalitan nila. Mga sinungaling eh. Okay? So huwag tayong gagaya sa kanila. Number 4, 7 years tribulation sa mga naiwan sa lupa. Tandaan niyo po, 7 taon na tribulasyon na paghahari ng Antikristo. Okay? Yung 7 years, hahatiin natin yan. Isang 3.5 years ang tawag tribulation. Amen. Ngayon, yung susunod na 3.5 years, ito yung tinatawag nating Great Tribulation. Mas mahirap yon. I-re-reveal na nung Antichrist o nung Antikristo yung tunay niyang pagkatao sa mga nalinlang niya, na mga Hudyo, para
ipakilala ang kademonyuhan niya at kasamaan niya sa mundo. Yun po. Pero, napanong niyo na po ba, ano ang nangyari dun sa mga kinuha ni Jesus? Mga na-rapture, nasa langit tayo ng 7 taon, binibigyan tayo ng reward. Hallelujah! Oo, binibigyan tayo ng reward ni Jesus sa langit. Amen. Number 5. Okay, ito na po yung tinatawag na 1,000-year reign ni Jesus. 1,000 taon na paghahari ni Jesus doon po sa Jerusalem. So, ito na po yung second coming. Si Jesus Christ, tignan po natin. Sa number 3, sa box number 3, kinuha tayo ni Jesus Christ. Pero dito sa box number 5, maghahari siya sa Jerusalem bilang King of Kings and Lord of Lords, babalik siya with us. Nandun tayo sa kanyang likuran. Lahat ng believers ni Jesus na nagtiwala sa kanya, nandun sa likuran niya. Kasama niya. We will reign together with Him in Jerusalem for 1,000 years. Total peace sa lupa. Kapayapaan sa lupa. Bonggang-bonggang kapayapaan yan. Okay? Box number 6. Madali lang po tayo. Judgment Day for unbelievers only. Ito yung tinatawag nating White Throne Judgment. Okay? By the way, yun pong na-rapture tayo, tapos 7 years po tayo sa langit, binibigyan tayo ni Jesus ng reward sa langit, ang tawag po doon, Bema Seat of Christ. Huwag pong malilito. Ito pong White Throne Judgment para ito sa mga hindi nagsitanggap sa Kanya bilang Lord and Savior. Sa makatuwid, ito yung mga naiwan dito sa lupa nung panahon ng rapture. Okay? Ang lahat ng unbelievers ay haharap kay Kristo para sila ay hatulan. Silang mga tumanggi kay Jesus ay itatapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. So doon pa lang po magkakaroon ng dagat-dagatang apoy. So ngayon po, wala pang dagat-dagatang apoy. Maliwanag po yan. Okay? Pag namatay ang tao ngayon, pupunta lang siya sa isang bottomless pit. Walang katapusan na lalim na pit at doon po siya maghihintay ng Judgment Day. Okay? So maliwanag po, ang Judgment Day para sa mga unbelievers, ito po yung tinatawag na White Throne Judgment. And then, pag naitapon na po yung bulaang propeta, yung Antikristo, lahat ng mga hindi mananampalataya sa dagat-dagatang apoy, pasok na po tayo sa pinakahuling box natin, ang eternity. O ang, ito yung tinatawag nating eternal life with Jesus Christ. Okay, ito po yung tinatawag nating the new heaven and the new earth, the new Jerusalem. Tandaan niyo po sa aklat ng Revelation, meron pong isang templo na bumababa. Yan. Yun po yung templo na tayo po mga believers ay makakasama na ni Jesus magpakailan pa man. Tandaan po natin nakalagay sa Bible, the world passeth away and the last thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Ano po yung will of God? Ano yung will of God sa buhay ng bawat taong nabubuhay sa mundo? Isa lang po ang will ng God the Father. Ang tanggapin nila si Jesus Christ sa mga buhay nila. Na ang mga tao ay makarinig ng gospel at ang mga tao ay magdesisyon kay Kristo na papasukin siya sa kanya-kanyang mga buhay para magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan. Kung nais mong tanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas si Jesus, ay iyong angkinin ang panalangin ito. Lord Jesus, alam ko po na ako po ay makasalanan at papuntang impyerno. Panginoon, akin pong pinagsisisihan ang lahat ko pong mga kasalanan. Patawad, Lord Jesus. Lord Jesus, simula po ngayon, ikaw na po ang maghari sa akin bilang aking sariling Panginoon, tagapagligtas. Be the driver and the pilot of my life. I believe, Lord Jesus, that you died on the cross for my sins para bayaran ang lahat ng aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, be the Lord of my life from now on. In Jesus' mighty name, amen. Kung totoo sa puso mong panalangin, I believe that you got born again, got saved. Now ang gawin mo, magbasa ka ng Bible at lumago sa kanyang mga salita. At kung hindi ka ba nakasubscribe dito, please do. Yung notification bell dyan sa baba, huwag mong kalilimutang pindutin para magkaroon ka ng mga bagong notification kung meron po tayo mga bagong videos uploaded sa ating channel. Again, maraming pong salamat and I believe kayo po ay nabusog sa 10 minutong pakikipagkwentuhan sa akin, pakikinig ng mga pangyayaring magagana. Parang Halloween lang nananakot. No, hindi po ito pananakot. Ito po ay pag-ibig na binabahagi ko sa inyo. Again, until on my next vlog, thank you and Jesus loves us all.